kayo po ba isa sa mga mahilig po sa mga iba't iba mga pampaswerte? Asya mga bossing ko, tandisin nyo po ang inyong kalooban. Kapag po ibig po ninyo mga bossing, ay lumarga po kayo mga bossing dahil maaaring kayo na ang iniintay ng ating mga pampaswerte para tuloy-tuloy po ang swerte po sa atin. Basta kailangan mga bossing yung gustong-gusto nyo po siya, yung talagang unang tingin mo pa lamang ay napapawaw ka na parang, uy, kailangan ko ito. Ito ang kailangan ko sa negosyo ko. Ito ang kailangan ko sa buhay ko. Asya mga bossing. Unahin po muna natin mga bossing ko, ito pong ating bulaklak. Ang bulaklak natin ito ay kulay pula, nagtataboy ng malas. At ang gold, sumisimbolo ng kasaganahan. Ito po namang ating anti-evil's eye. Anti-evil's eye po ang tawag natin dyan. Yan po ay para hindi kalapitan ng mga taong ingitero at ingitera, pakilimera, chismosa. Yan po yan mga bossing. At ang agandaan ito namang isang to, may elephant siya. Ang elephant, ang ibig sabihin niya, for abundance. At ayun, evil, anti-evil's eye. Yan po siya mga bossing. Para hindi tayo lapitan ng mga toxic sa buhay natin. Ito naman po mga bossing ko, ang ating incense. Ito po mga bossing ko, yung mga natural incense na dinurog. Ito po yung mga, ano po siya, yung mga herbal. Kagaya po na, halimbawa, cinnamon, nutmeg, ayan po yan. Ayan po yung pinagsama-sama. Tapos, sindihan lang natin ang dulo nitong ating incense na ito. At ito po ay nagdudulot ng nagtataboy ng kamalasan. At ito po ay nag-welcome ng swerte. Swerte po ito mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, ito pong ating, ito po siya. Ito po yung ating cave po siya na citrine. Citrine is for money. Yan po mga bossing ko ay sumasalo ng lahat ng malas. Yan po ay nagbibigay ng maraming swerte. Ito naman po mga bossing ko ay isa sa mga pinakamaganda. Ghostbuster nga po siya. Mamili kayo doon sa pinakita ko kanina. At ito naman po mga bossing. At saka itong malaking ito. Nasa inyo po yan kung ano pong ibig nyo po dyan. Yan po mga bossing ko. Yan po yung tipo na, halimbawa may mga pumapasok sa loob niyong tahanan na mga sabi nila ay may mga espiritu talaga na bantay tayo ngayon. Kapag meron kang ganito, ito po mga bossing ay nagtataboy ng malas at ito po ay nagwo-welcome ng swerte. Maganda po yan mga bossing. Yan po, hihuhulihin niya lahat ang mga negatibo sa loob ng inyong tahanan. Tapos, ito naman po yung ating 1,000 hands. Tapos, ito yung ating Buddha for sa mga mananaya. Tapos, ito rin po, 1,000 hands din po yan. Tapos, ayan po, jambala, swerte yan sa negosyo. Tapos, itong blong ito, for kalusugan po yan, para kayo ay hindi maging sakiting, lone life po yan, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, pero syempre, kahit may mga ganyan kayo, baka magkakain kayo ng ganyan, tapos, nandun pa rin yung alaga sa sarili, susunod ka ko ng paya ng doktor, tapos to, sangkap lamang, mga bossing, ha? Baka sabi nyo, bakit hindi humaba ang buhay natin, mayroon na tayo nito. Kumbaga, sangkap lamang yan, para kayo po ay magkaroon ng malakas na mga pangangatawa. Sa atin pa rin po ang ating pag-iingat mga bossing ha. Tapos ito naman po mga bossing ko ang ating abacus. Ang abacus natin, yan po, halimbawa, problemado ka lagi sa pera. Nagtatawag po kasi ang abacus, Chinese calculator, dream come true po yan. Ngayon po mga bossing, yan po yung nagtataboy ng mga negatibong enerhiya na ang dulot ay kamalasan, kahirapan sa pera. Kung mapapasin nyo, di ba, pulang-pula yung damit po niya. Yan po yung nagtataboy ng malas. Tapos yung abacus, padadamin yan yung benta ninyo at saka para hindi kayo laging problemado tungkol sa usapin ng pera. Tapos ito naman, ito yung goddess na ito na nagtatawag ng swerte. Swerte po yan sa lalo-lalo sa mga tindahan. Para, ganun din po sa bahay po natin. Swerte rin naman po siya. Nagtatawag po siya ng maraming swerte. Tapos, ito naman po mga bossing ko, si Buddha for happiness, success, wealth, prosperity, and abundance. Maganda po yan. Abundance po yan. Tapos, ito naman po yung ating elephant. Swerte rin po yan sa mga negosyo. Tapos, ito po yung isa sa mga goddess. Swerte rin po yan. Siya po ay may 5 elements at saka mga shell. Ayan po yan. Parang 1,000 hand din po siya na yan po ay nagtatawag ng swerte. Tapos, ito naman po din sa ating si Kwang Kung. Si Kwang Kung, bantay ng tahanan, bantay ng negosyo po natin. Swerte po ang dulot din po niyan. Malabo sa pagkalugi. At, pero syempre mga bossing, kahit sabihin natin malabo sa pagkalugi. At kailangan ma-maintain nyo pa rin yung sarap ng pagkain, kung restaurant, kung yung negosyo, ma-maintain nyo yung isipin nyo kung ano yung ikauulad ng inyong negosyo. Hindi po pugit meron tayong ganito, maglagay tayo ng ganito, pababayaan na natin ang ating negosyo. Hindi po. Kumbaga ito isang kaplama mga bossing ha. Ganon din po mga bossing ko itong ating continuous luck. Ito po mapasin nyo, diba, bilog po siya. Ang bilog na yan, ang swerte nyo walang labas. Tapos yung pinakabutas niyan, tagusan ang malas. Kaya kumbaga, dire-diretso ang pasok ng swerte. Meron tayong maliit, may sumunod, tapos yun din po, tsaka yun, nasa dulo naman, yun ang pinakmalaki. Ayan, pili lang kayo kung anong gusto nyo po mga bossing.
Tapos, ito po yung ating peacock. Ang peacock sumisimbolo ng kasaganaan, lakas ng charms. Gusto nyo lumakas ang inyong karisma, kailangan nyo po ng ating peacock. Pagkatapos, siyang pamabosing ko ay swerte rin sa mga buhay pag-ibig. Kung ikaw gusto mo magkaroon ng magandang kapalaran, peacock ay the best. Tapos, ito po si Kwang Kong din, bantay na ating tahanan. Yan po yung ating, nakatungtong po siya sa dragon. Good luck po ang dragon. Tapos, ito naman yung ating mga 1,000 hand. Marami po yan, mga bossing. Pili lang kayo kung anong gusto po ninyo. Yung mga ganyan, or kaya yung ganon. Yan, depende sa laki rin. At yun ang pinakamalaki namin, yung isang yun. Yan. At meron din kami yung pinakamalaki. Ay, nasa labas pala yung pinakamalaki. Ngayon po, mga bossing, ito naman, para sa kasaganahan po ang dulot niya. Yung, kaya nakapiring yung kanyang mata, ibig sabihin po niyan, parang kahit na hindi ka masyado mag-effort, pero ano po to, kailangan mag-effort pa rin tayo. Kumbaga ito, pinapakita lang na, parang mas magiging magaan ang daloy ng swerte. Kaya swerte po yan. At syempre, ito pong ating windshine, nagtataboy ng malas at nagwo-welcome ng swerte. Itong ating dream catcher, swerte po ito sa negosyo. Ayan, ayan po ay swerte rin sa buhay. Kung kayo po marami problema po ang pinagdadaanan, dream catcher ay the best. Tapos, ito naman pong ating Himalayan. Ang Himalayan natin, nagtataboyan ng mga negatibong enerhiya. Tapos, ito naman isang to, puro po ito na lemon citrine. Ayan. At ganoon din po yung cave po natin na Amethyst Anti-Stress. Tapos ito yung ating Buddha na nakaupo po siya sa Dragon Tortoise. Pasin nyo, dragon po yung itsura, good luck. Tapos tortoise, yung pagong, ang kanyang katawan. Yan po yung protection po natin yan. Tapos ito si Buddha. Tapos meron siyang Rui, yung Rui tagumpay sa buhay. Yan, tapos may mga bit-bit siya na mga wealth, sumisimbolo ng kasaganahan. Mabisang pang-attract ng kasaganahan. Tapos, ito naman po mga bossing ko, yung sipiyaw. Sipiyaw for happiness, success, wealth, prosperity, and abundance. Ito po ay maganda po ito. Ayan, siya po yung parang itsura niya, mukha siya, mix po siya, piyaw and pudog. Parehas po yan swerte po yan sa pangkalahatan. Kung halimbawa gusto niyo magkaroon ng bantayan tahanan, kailangan niyo ng ganitong itsura ng pudog. Ayan. Bossing ko ay for money, para malabo na mabusan kayo ng pera. Ito naman po mga bossing ko, may tiger's eye po siya. Ang tiger's eye for success and protection. Para halimbawa may mga taong inggitero at inggitera. Nako, mga bossing, manalangin ng masama. Alam nyo na, ang inggit, maraming nagagawa po yan. Ngayon po, hindi po kayo tatalban. Lalayo po ang mga yan sa inyong mga bossing. Kaya mainam na meron kayong ganito mga bossing. Ganon din po mga bossing, ito namang ating mag-asawang duwende. Alam niyo po, hindi po siya basta ganito, mga bossing, ha? Ito po, magiging itsura po niyan, mga bossing. Ayan. Ayan po yung mga nakababad na po yan, mga bossing. Ayan po, isa sa mga prove na masuswerte, mga bossing. Kumbaga, hindi lamang po siya ganito, mga bossing. Ito po, dinidemo ko lang po sa inyo. Kumbaga, wala pa siyang ritual, mga bossing. Kaya hawak ko pa po siya, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, ito po ay swerte sa negosyo, swerte sa mga mananaya, swerte sa buhay para meron kayong mabisang protection para kayo po ituloy-tuloy ang pasok ng swerte. Ito po, mga bossing ko, ang mag-asawang duwende. Ito naman po mga bossing ko, ang ating santo ninyo. Ganon din po siya, hindi siya ganito. Pero alam niyo po ba, yung galing po sa amin, wala na kayong ibang gagawin mga bossing, kundi mag-wish ng taimtim. Kasi may ritual na po namin yan mga bossing. Ngayon po, may mga bossing din ako na sa iba po sila nakabili. Eh, natatakot sila kasi may ibang, meron pong parang nag-uudyok sa kanya na gumawa ng masama. Nagtatanong po siya, no, kasi may dinasal siya na hindi niya naman naiintindihan. Ngayon po mga bossing, para po sa akin, kumbaga may dadasali lang tayo, yung mga dasal lang sa mga Our Father, yung mga ganyan. Pero yung pagdating sa mga ibang dasalin, ay ako hindi rin nagdadasal po ng ganun kasi hindi ko madama. Gusto ko kasi nadadama ko kasi yun, di ba, alam niya naman, yung ama namin natin, Our Father na yan. Sa pulpo, yung bata pa po tayo, alam na po natin yan. Kumbaga, kaya lagi ko sinasabi, kailangan mula sa puso ang pagdadasal, ang pagwi-wish. Paano mo madadasal lang mula sa puso kung hindi mo naiintindihan yung dinadasal mo, di ba mga bossing? Kaya kumbaga, sa amin po kasi mga bossing, wala na kayo bang gagawin, kundi mag-wish lang po kayo ng mula sa puso. Pero pagdating sa mga ritual, eh ako na po ang bahala dyan mga bossing. Para po kayo po yung mabilis ang pasok ng swerte sa pera at marami rin po mga nagpatotoo po niya mga bossing. Kumbaga, naging mas magaan. Dati-dati daw po wala pa nagaganap sa, alam nyo na, yung nagaganap sa ating buong mundo. Sobrang crisis sila. Pero nang nagkaroon po sila ng ganito mga bossing, mas naging magaan yung daloy ng swerte para nabaliktad pa nga. Kasi nung mula na dumating mga bossing, lalo siya nagsumigasig sabay. Parang lalo siya naging masipag mga bossing. Naging mas madiskarte dahil parang
lagi may ini-a-adya sa kanya na parang siya gawin ito, kumahid ng ganito, ayun. Prove naman po na maswerte. Ngayon po mga bossing, magwi-wish ka lang sa ating mutya ng ating Santo Niño o lahat ng klase na ating mga mutya o lahat ng klase na ating mga pampaswerte, magwi-wish ka na mula sa puso at may lubos kang paniniwala. Walang imposible mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito pong ating Santo Niño ay para sa pampalakas ng karisma, para magaan ang pasok ng swerte sa pera, magkaroon kayo ng mabisang proteksyon. Pero dahil malakas ang inyong karisma, ito po ay ginagamit lamang pagdating sa usapin ng negosyo at huwag niyo po itong gagamitin sa negatibo. Dahil pag ginamit ito sa negatibo mga bossing, hindi rin po swerte po yan mga bossing. Kumbaga, mapapansin mo na parang lumakas ang karisma ninyo pero parang iba naman ang lumakas sa inyo. Kumbaga, hindi inyo ginamit sa negosyo, dapat sa negosyo lang mga bossing para tuloy-tuloy ang pasok na swerte sa pera. Ito po yung sinasabi ko, ito po yung ano, buto ng palm. Ito po mga bossing, umaalog po siya, hindi siya basta buto. Ang butong ito ay isa sa mga very powerful na pampaswerte, lalo na sa usapin ng pera. Ito naman po mga bossing ko, ang mutya ng kirubin para meron kayong mabisang proteksyon ng inyong buong pamilya or kayo po mismo, lalo na kung ikaw ay naglalakbay or ikaw ay nagta-travel or ikaw pa ay OFW para lagi ka maliligtas saan ka man tutungo. Or kahit ikaw ay nandito sa atin sa Pilipinas, nagtatrabaho ka sa ibang lugar, nandito ka sa, ikaw ay taga Laguna, dumayo ka ng Maynila, yung ganun, para meron ka mabisang proteksyon. Ito naman po mga bossing, para maligtas ka sa anumang mga kapahamakan, kailangan nyo ng mutya ng luya. Isa po ito sa proven na maswerte, bas para layuan kayo ng mga negatibong enerhiya, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte lalo na sa pera at malayo sa inyo yung mga taong toxic sa buhay po ninyo mga bossing. Huwag nyo hayaang maka-enter yan sa inyo. Ito naman po mga bossing ko ay ang mutya po ng ating linta. Ang mutya na ating linta ay para higop lahat ang swerte, swerte sa negosyo, swerte sa mga mananaya. Ito naman po mga bossing ko, ang seven dwarfs po natin. Isa po ito sa proven na maswerte. Ito po ay pwede nyong ipamahagi sa inyo pong nasa loob ng tahanan na kasama sa bahay. Basta magtitira ka ng para sa inyo at taong bahay po ninyo or isa rin po sa inyo po negosyo para kayo po ay laging ligtas, kayo po ay may gabay, kayo po ay pala palaging suswertihin mga bossing. Sinasabi nila na maganda ito kapag umuulan, i-dip nyo lang siya ng mga 3 minutes, tapos alayan nyo ng tsokolate, pausaw ko nyo rin po ito ng sage at ang dulot po nito ay swerte mga bossing. Ito naman po mga bossing ko ang ating dice. Napakaswerte po nito pagdating sa usapin ng mga mananaya. Kung mananaya ka, mag-kitchen ka ng ganito mga bossing para kayo po ay maka-jackpot mga bossing. Ito po isa sa proven na maswerte. Basta't kapag meron kang ganito mga bossing, kayo po mga bossing ko ay tumaya na. At maaaring kayo po ay manalo na limpak-limpak na salapi. Ngayon po mga bossing, kung isa ka sa mga nagnanais na umorder po sa amin at kinabugka na aking mga pinakita, mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948-788-9806 Palawan Express, Joel Agrimana. Mister ko po yan at ang tanging contact number po namin dyan ay 0948-788-9806. Hila po mga bossing, salamat po! Singko, ang mga banga po natin na kulay pula na mabisang pangalis ng mga kamalasan mga bossing. Ang pula sa pagting po sa usapin ng banga, ang pinaka the best po na kulay ay kulay pula. Nagtataboy po ito ng malas mga bossing at magbibigay po ito ng maraming swerte. Nakaindikit po dito, nakalutang po itong ating dragon. Ito pa mga bossing, ang dragon ay good luck at saka itong ating lotus, good of fortune. Ang red, nagtataboy ng malas at mabilis na pagpasok ng swerte lalo na sa usapin ng pera. Yan po ay mga porsilana po yan mga bossing na mabilis maka-attract ng swerte sa pera. Ito naman po ang ating isda. Ang isda ay sumisimbolo ng kasaganahan. Ito pong gold ay for abundance. Ang red ay pantabon ng malas. Ang orange, mabilis na solusyon sa pera. Ito naman po ang ating blue. Yan po ay para sa kalusugan. At yan po ay long life. Ito pong pink for love and happiness. Tapos, for family rin po siya mga bossing. Tapos, mas maganda na meron kayong ganito mga bossing. Ito po isa sa proven na napakaswerte. Once na meron kayong ganito, meron po siyang kasama na buhangin sa loob at bariya mga bossing. Na, kasi ang iniingatan po sa banga, yung alingaw-ngaw po nito. Yung alingaw-ngaw niyan ang nagtatawag ng swerte, lalo na sa pera. Ganon din po itong ating Dragon Phoenix for love and happiness and success ng family. Maganda na meron po kayong ganito mga bossing. Tagumpay na para sa buong pamilya mga bossing. At blue, ito po ay for kapayapaan po ito, for kalusugan and long life. Maganda po yan mga bossing. Yan po isa sa mga very powerful na napakaswerte sa loob ng ating puntahanan. Kaya mainam na meron po kayong ganito sa loob ng inyong puntahanan. Maganda po ito sa may salas. Maganda rin po ito sa pag-akit ng hagdanan. Maganda rin po siya sa loob po ng inyong kwarto. Isa po yan sa probenda na maswerte.
Ito naman po mga bossing ko, ang lucky stone po natin na napakaswerte pagdating sa usapin ng pera mga bossing sa mga mananaya, negosyante mga bossing. Kung meron kayong ganito mga bossing, mabisa itong pang-attract na swerte sa pera at ganoon din po sa inyo pong kalusugan. Kung kayo po'y lagi minamalas mga bossing, maganda rin na meron kayong ganito upang hindi po kayo malasin. Ito po ay strong relationship din po ng family at kung kayo po ay isa sa lagi na lang malapit sa mga negatibong enerhiya, maganda na meron po kayong ganito mga bossing. At ito po, mix po dito mga bossing ang rose quartz. Rose quartz for love and happiness and success mga bossing. At ganoon din po ang ating pirate stone na swerte lalo-lalo na sa usapin po ng pera. Ito naman po mga bossing ko ang ating mga lemon citrine. Iba't ibang sizes po yan mga bossing. Ang lemon citrine ay isa sa mga very powerful na pang-attract na swerte lalo na po sa usapin ng pera. Maganda na meron po kayong ganito upang sa ganoon tuloy-tuloy po ang pasok sa atin na swerte at hindi po kayo malasin sa buhay. Maganda na meron kang ganito upang sa ganoon kayo po, halimbawa kayo po ay maraming mga niraraket, may patutunguhan ang inyo pong niraraket dahil meron kayong mabisang pang-attract na swerte sa pera. At ganoon din po kung ikaw isa sa mga mananaya, mainam na meron kayong ganito upang kayo ay manalo ng malaking halagang pera. Proven po ito na maswerte mga bossing. Ito naman po ang tawag dito ay lucky, ano po ito? Lucky packet kung tawagin. Sinasarado po siya mga bossing at binubuksan. Ito po isa sa mga pinakamaganda na stone na meron tayo. Kung mananaya ka, mainam na iipit niyo po dito o ipasok niyo po yung ticket po ninyo mga bossing para lagi po kayong panalo mga bossing. Pagkatapos, kung marami kang mga wishes tungkol sa usapin ng pera, buhay, pag-ibig sa pamilya mga bossing, maganda po ito mga bossing. At ganoon din po kung ikaw ay iniwanan ng inyong karelasyon, iipit niyo lang po ang picture tapos ng inyong karelasyon, tapos isulat niyo inyong tunay na pangalan at ipilido pati ang inyong karelasyon. Tapos mag-wish ka na bumalik sila, sarado niyo po ito mga bossing. Ito po ay magtatawag sa inyong karelasyon para bumalik muli ang inyong samahan at siya po ay huwag na muli kayong iwan at magkaroon kayo ng forever. Hello mga bossing, kayo po ba isa sa mga nakakapansin na kayo po isa sa mga paborito ng kamalasan? May re-recommend ako po sa inyo mga bossing ko ang bolang kristal na ito. Ito po yung nagtataboy ng malas. Ito po yung nagbibigay ng maraming swerte mga bossing. Wala kayong ibang gagawin mga bossing kundi itatapat lamang po ito sa inyo pong pintuan. Upang sa ganon, kung halimbawa may mga negatibong enerhiya, may malas na darating, masasalo po nitong ating pampaswerte na pulang bolang kristal mga bossing. Ito po yung magpaparami rin po ng blessing mga bossing. Ganon din po mga bossing ang ating bolang kristal na clear mga bossing. Ito pa isa sa mga nag-aalis sa mga kamalasan at para madoble-doble ang blessing natin. Kung mapapansin nyo, di ba nasa likod po niya yung citrine mga bossing na stone. Ang citrine stone ay for money mga bossing at tinatapatan po siya nitong ating bolang kristal. Ito po madoble-doble ang blessing po niyan mga bossing once na meron kayong ganito mga bolang kristal na clear. Ito naman po mga bossing para ma-attract natin ang wealth at mataboy ang malas. Ganun din po mga bossing ko ang mga rare na mga ganitong natural stone. Ito po isa sa proven na napakaswerte. Basta't meron kayong ganito mga bossing, maganda ito sa inyo pong negosyo para malabo po kayo sa pagkalugi mga bossing. At ito po mga bossing ay mabisang pang-attract na swerte lalo na po sa usapin po ng pera. Ito naman po mga bossing, kung gusto nyo na mabilis ang pasok ng swerte or mabilis ang tagumpay po natin, kailangan nyo ng jade na ganito mga bossing. Ito po ay meron pong pinakatulis sa dulo mga bossing na iniingatan po natin. Mahalaga po yan, dapat hindi po yan mabibingutan or hindi po yan mapuputol dahil yan po inihahalin tulad sa tagumpay ng buhay, rurok ng tagumpay ng buhay. Ito naman po mga bossing ang isa sa mga bago rin po natin. Ito po ay citrine for money mga bossing, swerte po ito sa negosyo. Mabilis na pag-attract ng swerte sa pera, mabilis ang pag-ikot ng pasok ng swerte ng pera, mabilis na pag-asenso or mabilis na pagyaman. Swerte po itong citrine po natin mga bossing ito sa inyo po negosyo, maging sa inyo po tahanan. Ito naman po mga bossing ko ang citrine po natin for money. Yan po ay isa sa mga kumikinang-kinang po yan mga bossing. Yan po isa sa mga very powerful ng pang-attract na swerte lalo na sa usapin po ng pera. Ito naman po mga bossing ang isa sa mga pinakamaganda rin. Ito po yung nagtataboy ng malas. At ang citrine for money para mabilis ang pasok ng swerte sa pera. Maganda na meron din kayong ganito. Ito po mga bossing, halimbawa, ito po ay may selenite din po siya mga bossing. Na ang selenite po kasi isa sa mga pinaka-powerful na pang-alas ng mga kamalasan po natin. Kung marami kayong mga problema pinagdadaanan, kailangan nyo ng ganito sa inyo pong salas or sa inyo pong negosyo or kaya mga bossing sa inyo pong loob ng kwarto dahil aalisin po nito ang mga negatibong enerhiya na siya nagiging dahil lang kung bakit nape-pressure kayo sa mga nagaganap. Citrine ay for money, ito po ay mabilis na pagpasok ng swerte lalo na sa usapin po ng pera. Ito naman po mga bossing, ang isa sa mga pinakamaganda. Ito po rare po ito mga bossing, ito po ay bulaklak na bato. Kung mapapansin nyo, meron po siyang yan po ay bulaklak na bato ang tawag po dyan. Ito po ay mahalina ang maraming customer, mahalina ang maraming pera.
At ito po isa sa mga bisang proteksyon, ganun din sa ating pong kalusugan. Maganda na meron po kayong ganito upang sa ganun, hindi po kayo malasin. Tuloy-tuloy ang pasok po ng swerte, lalo na sa usapin ng pampinansyal. Proven po ito na maswerte, kaya mainam na meron kayong ganito mga bossing. Para kayo po mga bossing ko ay puro swerte na lang ang dumaloy. Kung ikaw ay isa sa mga mananaya, negosyante o marami kang mga niraraket, ito po inirerekomenda ko po sa inyo, proven po ito na maswerte. Hello mga bossing, kayo po ba isa sa mga nakakapansin na parang kayo po'y paborito ng mga kamalasan mga bossing?